Hindi ni Alona alam kung anong sasabihin. Nagsisikip ang lalamunan niya sa pinipigil na pag-iyak. Guilt was consuming her. Ipakikipag-usap ko kay Attorney Rosales na ilipat sa account ng Loisa Farm ang trust fund ko, Nana. Hindi ko kailangan yun ngayong nakatapos na ako. I'll find a job soon. Alas 11 pasado na ng gabi at madilim na sa buong kabahayan at tulog na si Nana Maming. Subalit, nanatili si Alona na naroon sa duyang bakal sa labas ng bahay, sa kapirasong hardin. Kung nasa silid siya ay maririnig ni Nana Maming ang pag-iyak niya dahil manipis lang naman ang dingding na nakapagitan sa dalawang maliit na silid. Sa madilim na hardin ay malayo niyang iniyakan ang lahat ng sakit ng damdamin niya. Isang oras na siya doon, subalit tila walang katapusan ng sakit na nadarama niya. Kung paano niya natanggalan ng dalawang oras sa restaurant kanina ay hindi niya alam. When Gabriel cruelly announced his engagement to Cleo, she almost died. Kung hindi sa pati unang pahiwatig ni Nana Maming sasakyan, na maaaring mag-isip na si Gabriel na mag-asawa ngayong nakatapos na siya ng pag-aaral, ay baka nabigyan niya ng kahihiyan ang sarili. "This is actually a double celebration, Alona," wika ni Cleo, smiling. "Double celebration?" usal niya. Ang dibdib niya gusto nang sumabog sa malakas na kaba. Nilingon ni Cleo si Gabriel. Nasa pagkain ng atensyon nito, gayon man inararamdaman ni Alona ang tensyon mula rito. Katunayan, mula nang dumating siya sa lobby ng hotel at makitang naroon ito naghihintay sa kanila ay gasino na itong kumibo. "Tell them, Gabriel." Cleo nudged Gabriel's arm with her elbow. Gabriel forced a smile. Kinuha ang linen napkin at nagpunas ng bibig. Si Alona nakatitig dito at halos hindi niya gustong huminga. Dalawang beses tumikim si Gabriel bago nagsalita. "Magkasintahan na kami ni Cleo, Nana Maming." "Alona." Bumalalas sa masayang pagsangayon si Nana Maming dahil ano pa magkaroon ng pagkakataon si Alona na may tago matinding pagkabigla at panlulumong nararamdaman. "Tama ka, Cleo," dagdag pa ni Nana Maming. "Dapat nga na dobling selebrasyong ito." "Dobling selebrasyon? How come she felt like dying, not celebrating? The pain she felt when her parents died paled in comparison to what she was feeling right at that moment. Tila unti-unti siyang tinatakasan ng hininga ng buhay. Everything was a blur." Wala si Alona ang maintindihan sa usapang namamagitan sa paligid niya. Kung hindi pa siya siniko ni Nana Maming ay hindi niya malalamang kinakausap siya ni Cleo. "You're saying something?" Sinikap niyang itago ang panginginig ng tinig niya. Her tears were held at a bay. "Ang sabi ko'y kung bakit tahimik ka," wika ni Cleo, her eyes probing. "Oo, I'm fine. Nabigla lang ako. This is supposed to be my night, pero nakihati kay ni Gabriel sa limelight. She made it sound like a joke." Pinilit ang sariling ngumiti. Sinalipan niya si Gabriel, sinisikap na basahin ang damdamin sa mukha nito. There was no sign of joy in his face. No flash of dashing smile. Cleo laugh, a womanly and sensual laugh. Matanda lang ito sa kanya ng dalawang taon, pero may palagi siyang tila siya munting bata sa harap nito. Yun lang ang naging contribution niya sa usapan sa loob ng mahigit isang oras sa restaurant. At nang matapos ang pinakamatagal sandali, sa buong buhay niya ay halos takbuhin niyang patungo sa parking lot. Only her pride save her from bursting into tears and making a fool of herself. Pagtatawa na siya ni Cleo sa sandaling malaman itong damdamin niya. At kakaawaan siya ni Gabriel at ni Nana Maming. She couldn't take that. Mula sa pagkakasandal sa sandalan ng swing, ay nag-angat si Alona ng katawan ng may pumarang taxi sa harap ng gate. Sa ilaw sa poste na aninig niya ang pagbaba ng pasahero nun, si Gabriel. Hindi agad siya nakakilos. Hindi niya inaasahang uuwi ito. Pagkagaling sa restaurant ay binalak nitong itong magmaneho ng kotse niya upang ihatid sila ni Nana Maming. Subalit nagpilit si Cleo na ihatid dito ni Gabriel sa tinutuluyan nitong hotel. Mabilis ni Alona na pinahid ang mga luha sa pisngi niya. She inhaled and exhaled to ease the tension and compose herself. Kahit madilim ay alam niyang nagulat si Gabriel nang maaninag siya sa swing. Sandali itong nahinto sa paglakad sa gitna ng driveway bago nagtungo patungo sa kinaroroonan niya. "Hindi ko inaasahang gising ka pa," banayad nitong sabi, bahagyang gumalaw ang swing ng maupotis tabi niya. He was so close she could catch his scent. Tulad ng dati, he wore no expensive cologne, yet there was a pleasant scent about him. "Anong ginagawa mo dito, Gabriel?" she asked in a distant voice, hoping he wouldn't notice how his nearness had set her legs trembling. Hindi niya gustong isipin itong ito ang dahilan kung kaya gising pa siya hanggang sa mga oras na yon.
Bukas pa ng hapon ang balik namin sa Santa Esperanza, Alona. May pinapaasikaso si Don Enrique kay Cleo. Dito ako magpapalipas ng gabi. Naihimigan niyang kapaguran sa tinig nito. Inihiling ni Gabriel ang ulo sa sandalan ng swing at tinaas ang dalawang paa sa kabilang bahagi ng upuan. Why, that's surprising. Hindi ni Alona mapigilan na mabahira ng panunoy ang tinig niya. Hindi ko mapaniwala ang isang katulad ni Cleo old-fashioned. She won't sleep with you unless you married. Alona, his very voice held warning. Nakalimutan ko nga palang batiin kayo kanina. Congratulations! Wika niya sa eksahederang pinasiglang tinig. Have you decided the wedding date? O hindi ko lang narinig kanina yon. May ilang sandaling pinalipas ni Gabriel bago sinagot ang tanong niya. Hindi pa namin napag-uusapan ang takdang petsa. Alona wasn't so sure if it was agony, she hinted in his voice. Pero marahil ay nagkakamali siya at hindi niya alam kung anong susunod na sasabihin. Hindi siya nakakatiyak na hindi siya bubulalas ng iyak kung magsasalita siya. Lahat ng pangarap na binuo niya sa sarili para sa kanila ni Gabriel mula pa noong bata pa siya'y gumuhong lahat. Narinig niya ang paghugot nito ng malalim na hininga. Ilang sandaling katahimikan na namagitan sa kanila bago muling nagsalita si Gabriel. Umangat ang likod nito at nilingon siya. Malamig na, Alona. Tayo na pumasok sa loob. Sa bahay sa farm ba kayo titira sa sandaling makasal kayo? Tanong ni Alona sa gumagaralgal na tinig. Kaya ka ba nagpagawa ng ganong kalaking bahay? Alona, alam mo sa iyong bahay na yun. Marini Gabriel na sabi. Pinagawa kong bahay na yun para sa iyo. Pero ano silbi ng bahay na yun kung wala ka doon? Ano mangyayari sa akin ngayon? Sumasakit ang lalamunan niya sa pinipigil na pag-iyak. He took a sharp breath. May ilang sandaling lumipas bago ito sumagot. Hindi ako mawawala, Alona. Nandito pa rin ako. Pangangalagaan pa rin kita kung paano yun ang ginagawa ko sa nakalipas ng mga taon. She raised her face to him. Paano mong magagawa yun kung kasal na kayo ni Cleo, Gabriel? At paano ang farm? Mananatili akong magtatrabaho sa Loisa Farm hanggang hindi ka nag-aasawa o hanggang sa kailangan mo ko. Naintindihan ni Cleo yun. Kailangan kita sa lahat ng sandali ng buhay ko, Gabriel. Maintindihan din ba niya kung malaman niyang mahal kita? Gumaralgal ang tinig ni Alona. Hindi niya alam kung paano lumabas sa bibig niya yun. Pinagkanulo niya ang sarili, wala na natitirang iba pa sa kanya. Of course, sagot ni Gabriel, an edge in his voice. She knows you look up to me like the big brother you never had. Huwag mong sikaping ilihis ang damdamin ko, Gabriel, she said. Alam mong hindi yun ang nararamdaman ko para sa'yo, mula pagkabata ay. Huwag, Alona. He cut her off. Ang nararamdaman mo para sa akin ay hero worship. Huwag mo ipagkamali yun sa damdamin gusto mong paniwalaan. Gusto ni Alona natanggihan ang sinasabi nito na higit kaninuman ay siyang nakakaalam ng damdamin niya. Subalit ang karahasan sa tinig nito ay humihiwa sa dibdib niya. She took a deep painful breath and looked up. And for a fleeting moment, his gaze moved from her eyes to her lips. At iglap niyang binalik sa mga mata niya na tila bang sandaling kahinaang yun ay isang napakalaking kasalanan para dito. What she saw in his eyes coughed her breath in an agonizing hope. She could be wrong. Gabriel rejected her once, but she could still stop his engagement if she played it well. Tama ka, nararamdaman ko ng lamig na nanunod sa katawan ko. Aniya at tumayo, mauna na ako sa'yo sa loob. Halos takbuhin niyang papasok sa bahay. Nilapat niyang tinto at ilang sandali sumandal doon. She inhaled and exhaled. Nag-ipon ng sapat na lakas ng loob upang makaya niyang gawin ang binabalak. Kung hindi niya gagawin ito, Gabriel would be lost to her forever. At hindi niya mapapayagang mangyari yon. Ang paglapit ng waiter para lagyan ng tubig ang mga baso nila nagpabalik ng isip ni Alona sa kasalukuyan. Kahit ba minsan hindi nagpakita si Gabriel sa'yo? Tanong ni Carly nang makaalis na muli ang waiter. I left for the States 3 months after. He wed me. At sinana maming inaiwasang balita sa akin ang anumang bagay tungkol kay Gabriel. Her voice broke. Puno na sipat siya ang mukha ni Carly na titigan siya. Nakaligtaan mong ikwento kung paano mo ginawang pakasalan ka ni Gabriel, Alona. I'm intrigued. Unti-unti nahalinhan ng excitement ang sipat siya sa mukha nito. Umiwas ang tingin si Alona. Hindi niya gustong ikwento sa kaibigan ang nangyari ng gabing yun. Ang kahihiyang tinamo niya. Pero natitiyak niyang hindi siya titigilan ito kung hindi niya sasabihin. She closed her eyes tightly. Sa nakalipas na isang taong mahigit ay sinikap niyang kalimutan ang anyo ni Gabriel nang magising siya mula sa maras nitong pagyugyug sa mga balikat niya. Pagpasok niya sa bahay ng gabing yun, mula sa swing ay agad niyang tinungong banyo at kinuha mula sa medicine cabinet ang natitirang tatlong tablet ang sleeping pills na nireseta kay Nana Maming
ng doktor na hindi tumagpakatulog maraming buwan na nakalipas. Dinurog niyang dalawa doon. Sa loob ng 10 minuto ay natabayanan niya pumasok si Gabriel nang makita niyang tumayo na ito mula sa swing ay mabilis siyang nagtimpla ng kape para dito. Bagaman nagulat si Gabriel na nasa sala pa siya, ay hindi nito tinanggihan ang kape ang inalok niya. "Salamat," he said in a strained voice that surprised her. "Pero matulog ka na, hating gabi na. Sa sofa na ako matutulog." He took a sip from his mug. "No, doon ka sa kwarto ko matulog, Gabriel. Tatabi ako kay Nana Maming," suggested niya. "Nasa closet ko yun yung mga naiwan mong t-shirt. Magpalit ka." "Are you sure?" "Okay na sa akin na matulog sa sofa." He took another sip from his coffee. "Mananakit ang katawan mo sa sofa at babiyahe ka pa bukas. Malaki naman ang kama ni Nana." "Thank you, Alona. Night." Wika nito. Tinungo na si Lydia at pumasok naman siya sa katabing silid. Sinudyapan niya si Nana Maming natulog. Nanatili siya nakatayo sa pintot na karamdam. Matyaga siya naghihintay ng ilang minuto bago muling lumabas. Inikot niya ang doorknob ng sariling silid. At sumilip, nakita niyang parang nakahiga si Gabriel sa kama niya. Sasaygay ang hinubad na medyas at sapatos. Pero hindi nito nakuha ang hubarin na suot na polo shirt. Sa kamay nito ay ang isa sa mga t-shirts nitong nakasalansan sa closet niya. Marahan siyang lumakad patungo rito. Tiniyak niyang tulog na ito bago isa-isa niyang hinubad ang damit nito maliban sa brief. Sa buong buhay niya ay wala siyang nakitang hubad na katawan na lalaki. Until now, malaya niya pinagmasdan ang hubad nitong katawan noong buong paghanga at pagkamangha. From his massive shoulders to his chest and down to his flat stomach, he swallowed her eyes boldly move lower to the bulge of his maleness. Alona gasped. Shame and something else mingled with each other, that something else was warm, and it ran through her stomach and settled to the most private of her anatomy. She had a taste of that achingly pleasurable feeling when Gabriel kissed her, when he grounded his thighs against her. Naupo siya sa kama at pinagmasdan ang mukha nito. Tumas ang kamay niya at banayad ni hinaplos ang pilat nito sa gilid ng mukha. Her fingers moved to his lips and touched it reverently. Alona. Napasingap siya at mabilis na lumipad ang kamay, palayo sa mukha nito kasabay ng pagtayo. Her heart pumped on her chest violently. Nalalaking mga mata ang tinitigan niya si Gabriel. Gising pa ba to? His eyes were closed but he was moaning softly. He must be dreaming about her since he murmured her name. An unpleasant dream perhaps dahil nakakunot ang noon ito kahit tulog. Napahugot ng hininga si Alona. Nahulaan ba nitong ginawa niya bago ito tuloy ang makatulog? Well, that wouldn't change your mind. Bukas na umagay tatawagan niya si Jordan at tsak niyang gigising siya ni Nana Maming. Nakikinikinita na niya ang paghihilakbot sa mukha ni Nana Maming sa sandaling mapasukan sila ni Gabriel. And then, she smiled. Tinungo niya sa side table sinilip ng tasa ng kape nito. May konti pang natira sa tasa. Kinuha niya sa bulsa ang tinirang tablet at ininom. Hindi niya gustong maunang magising bago pa sila mapasukan ni Nana Maming. Pagkatapos ay isa-isa niyang hinubad ang damit niya at tumabi dito. Hinila niyang kumot at tinakip sa kanilang dalawa. Her body trembled as she moved closer to him, then her arms went around him. Feeling the warmth of his flesh against hers, she nestled her face in his chest and closed her eyes and let the devil take tomorrow. Nagising siya sa maras na pagyugi ni Gabriel sa mga balikat niya. Ang mga daliri nito'y halos bumaon sa laman niya. Hindi niya nakuhang maramdaman man lang ang sakit ng kalamnan niya sa ginawa nito. Fear overrode the pain. The impotent rage in Gabriel's eyes scared her. She expected him to strike her any moment. She held the bedsheet around her chest as if it were her lifeline. "Hindi ko alam kung bakit mo ginawa to," he said in disgust. "You're nothing but a spoiled brat. Grow up, Alona. You can't play with other people's feelings. You can't manipulate them around your fingers." Alona gasped. "Tingnan mo sarili mo." Wika nito tinablot ang kumot na hawak-hawak niya sa tapat ng dibdib niya. Subalit, nanatiling kip-kip ng kamay niyang kumot sa tapat ng dibdib niya. "You scheming little bitch! Akala ko ba'y gusto mo ipakita sa akin yan?" he said in mocking anger. Kung nakamamatay ang kahihiyan, she would have died in that instant. Hindi niya alam kung bakit nanatiling hawak niya sa dibdib niya. Ang kumot gayong alam niyang wala siyang lakas ng umagang yun. At kung ginusto ni Gabriel na hilahin niya ng todo, mula sa kanya nagagawa nito pero hindi na ito kailangan tanggalin ng kumot para hiyain siya dahil parehong nahantad ang dibdib niya sa magkabilang tagiliran. Pain mingled with humiliation. She couldn't utter a word but stared at him mutely. Tears welled in her eyes. "Anak nang," he muttered furiously as he picked up his clothes from the floor. Sinuot nito mga yun at lumabas. Napaigtad pa siya sa lakas ng pagbalandra ng pinto pasara. Halos hindi na niya maimulat ang mga mata nang huminto siya sa pag-iyak.
At tulad pa rin ng inaasahan niya, hindi papayag si Nana Maming na hindi panagutan ni Gabriel ang inaakala nitong nangyari sa kanila. Gabriel's dark mood made her want to confess to Nana Maming. Hindi na niya gustong ituloy pang plinlano niyang mangyari, subalit hindi niya kayang panibagong kahihiyan. A week later, they were married sa isang civil ceremony sa munisipyo sa Quezon City matapos napilitang ayusin ni Gabriel at Nana Maming ang lahat ng kinakailangang papeles para sa kasal nila. At sa mismong araw na yun, matapos ang kasal ni Gabriel, left for the farm without a word and never came back. The insult, the pain, the humiliation was too much to bear. If there was any consolation, nanatiling tahimik at hindi nagtatanong si Nana Maming. Gayunman, nakikita ni Alona na nagdurusa ito sa tuwing nakikita siyang nakatitig sa kawalan at umiiyak. Pinasya niyang kalimutan ang nangyari. Life had to move on. Yun ang natutuhan niya kay Gabriel. Makalipas ang 3 buwan na hindi tumatawag o nagpapakita si Gabriel, ipinasya ni Alona na umalis patungong Amerika sa kabila ng pagtutol ni Nana Maming. I can't blame you, ani Carly nang matapos magkwento si Alona. You love him. Kung ako man ang nasa kalagayan, may pipikutin ko rin si Gabriel. Smiling, oh Carly. Alona was torn between and crying. Alam kong hindi magandang ginawa ko and there you are justifying it. So meryosa si Carly. Nilaro ng tinidorang side dish sa plato. You were younger then, pero duda ko kung kaya mong i-duplicate ngayon ang ginawa mo noon. She thought about it for a moment. Ang nangyaring yun ay tila nagpatanda sa kanya ng maraming taon. Pagkatapos ay nagpabuntong hininga siya at banayad ng umiti. Perhaps you're right. Thank you for making me feel a little better. Carly shrugged. Tinusok ang isang hiwang karot at sinubo. What about Jordan? Have you told him? She asked without looking at her. May bahid ng pag-alalang tinig, umiling si Alona. Don't prevaricate, payo nito. Mabuti pang maagi sabihin mo na sa kanya, baka magkaroon siya ng maling pangmala sa pakipag-date mo sa kanya. She sighed. I'll talk to him this afternoon. Ang sabi niya ay darating siya sa bahay pagkagaling niya sa kuwarte. Hinawakan ni Carly ang kamay niya. Jordan's a decent man, Alona. Maunawaan ka niya. Isang tango sinagot ni Alona. Tumayo si Jordan mula sa pagkakaupo sa sofa nang lumabas siya. He was smiling widely at her. Hi, I hear the good news. Tinawag ni Carly kanina sa office. Trust Carly to break the news before she even had a chance to do it by herself. Pinapunyi itong mulit kinukupa niya ang pang-isahang sofa sa kaliwa. Nagpaalam ka kay Nana? Wika nito. I'll treat you out. Jordan, inabot itong kamay niya. Say yes, Alona. I'd love to. Pero nakapangako kay Nana Maming nakakain kami sa labas ngayon. Pagdadahilan ni Alona. Hindi binitawan ni Jordan ang kamay niya. Isang buntong hiningang pinakawala nito. Alam kong hindi itong tamang oras, Alona, pero hindi ko maisip kung aling pagkakataon ng tama. Kapag ang pinag-uusapan ay tungkol sa nararamdaman ko sa'yo, ay agad kang umiiwas. Jordan, what do you have against me, Alona? He asked seriously. You know I love you. Hindi mo naman siguro iniisip na hindi totoong hangarin ko sa'yo. We've known each other since high school at naging magkasintahan din naman tayo kahit sandali. At mula nang dumating kay, muli kong pinaalam sa'yo ang hangarin ko. Her eyes lifted. I have nothing against you, Jordan. Alam mo yun. Nasa iyo na lahat ng katangiang maaring hanapin ng isang babae. At yun ang totoo, he was movie star handsome and a promising young lawyer. If that is so, then be my woman, Alona. He said earnestly. Sa tagal ng pagkakilala natin sa isa't isa, hindi na natin kailangan ng long engagement. We can get married anytime. Unti-unti niyang binawi ang kamay. Hindi ni Alona gustong saktan ito. When she thought she couldn't handle his sudden change of their life status, both Carly and Jordan had welcomed her to be their friends. Nang tapusin niyang ilang araw niyang relasyon dito ng mga bata pa sila, hindi kasamang natapos ang pagkakaibigan nila. At kahit paano ay bukas na aklat ang buhay niya sa dalawa, maliban sa isang bagay. At tama si Carly, hindi niya dapat inantalang pagtatapat dito. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo to, Jordan. But I guess there's no gentler way to tell you this. Oh please, Alona. Awat nito sa sinasabi niya. If you're going to say no, hold it. I can give you more time. I am willing to wait. I'm already married. Halos pabalong niya sabi, Georgia stared at her mutely. Hindi itong uri ng tao na basta nawawala na sasabihin at nalilito. As all other lawyers, mahusay ito sa pagharap sa lahat ng sitwasyon. He was smart, witty and spontaneous. Kahit nasitahin ito ni Gabriel nang malaman itong may boyfriend sila at nakipag-date siya dito, Jordan hadn't cower. Ngayon nakadama siya ng simpatsya dito. Nang manatili itong tahimik, ay pinagpatuloy niyang pagtatapat.
Nagahali-hali lang pagkamangha at panlulumo sa mukha ni Jordan habang nagsasalita siya. Bagaman inaasahan na niya yun, ay hindi pa rin niya maiwasang hindi makadama ng guilt. She shouldn't have prevaricated. For a long moment, Jordan was silent. Then a gentle voice said, "Ginawad ka ba niya ng hindi mabuti, Alona? Yun bang dahilan kung bakit napilitan kang pakasal sa kanya?" Magkahalon si Patya at galit sa tinig nito. Simpatya para sa kanya at galit para kay Gabriel. Mabilis siyang umiling. Inulit niya rito ang sinabi niya kay Carly. Isang mapaklangit ang pinakawalan nito. "Love?" He was sarcastic. "You were young, Alona. Any young girl would fall in his feet." At base sa sinasabi mo sa amin ni Carly noon, tukos sa mga responsibilidad na naatang kay Gabriel sa murang edad, hindi ka takatakang mag-ukol ka sa kanya ng damdamin. Dandaming akala mong pag-ibig. It wasn't love. Pagdiriin nito. It was hero worship. Hindi ni Alona sinagot yun. Yun din ang sinabi ni Gabriel sa kanya sa swing noong gabing iyon. Sinamantala ni Jordan ang pananahimik niya. Agad itong dinagdag. "Do something about your marriage, Alona. Natitiyak kong pasasalamatan ka ni Gabriel kung palalayaan mo siya sa pagkakatali niya sa'yo. He deserves to be happy too. At mapakasalan ng babaeng gusto niya makasama habang buhay." Bawat salitang binitaw ni titila karayom na tinuturok sa damdamin niya. "File an annulment," he commanded in that lawyer tone. "Nakahanda akong gawin ang mga kinakailangang papeles." Tumayo na ito. "Ipagpaalam mo kay Nana Maming." Sinundan ni Alona ng tingin ng paglabas nito hanggang sa mawala ito sa paningin niya. Tila nawalan siya ng lakas na napasandal sa sofa. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naisip niyang sinabi ni Jordan. Bakit hindi siya nag-file ng annulment o ng legal separation gayong sa nakalipas na halos 2 taon ay wala silang komunikasyon ni Gabriel? "Dahil sa kasuluk-sulukang bahagi ng puso mo ay umaasam ka sa isang pangarap. Pangarap na hindi mo kayang abutin," said a tiny voice from her head. Sa panahong nasa Amerika siya nanatili si Gabriel sa farm kasama si Cleo. Si Cleo na sanay siya nitong pinakasalan kung hindi sa ginawa niya. Halos 2 taon nang dumaan. But thinking of Gabriel and Cleo together brought unbearable pain in her heart. At hindi siya maaaring manatiling ganito, na nakakulong sa walang patutunguhang damdamin niya kay Gabriel. Her obsession with Gabriel destroyed both their lives. At kasakay man sa bahagi niyang itali si Gabriel. Tama si Jordan. Gabriel deserved to be happy. She owed Gabriel that much after what he had done for her and for Loisa Farm. At panahon na marahil, naibaling naman niya sa ibang paningin at hindi niya kailangan tumingin sa malayo. Jordan was decent, solid and respectable. Sa sandaling maanalang kasal nila ni Gabriel, tatanggapin niya ang pag-ibig ni Jordan. Maraming nagsasabing na pag-aaralan ng pag-ibig, nasabi ni Alona sa kanyang sarili. At dito na po nagtatapos ang 9 na kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.